Papanig ni Senator Antonio Trillanes IV, reckless ang desisyon ni Pangulong Duterte na i-reject ang tulong pinansyal mula sa EU. Ayon kay Trillanes, sa halip na maging arrogante, dapat magpasalamat pa nga si Pangulong Duterte ng maraming donor countries ang gustong tumulong at concern sa kalagay ng mga mahirap nating kababayan. Alaman ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nagrebelde diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril, nagmarcha doon, inagaw yung peninsula ng hotel, nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis, ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May rit, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer, yan, totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya, pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba, magkipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kasi sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin ng free advertisement ng asya ng sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Alam mo, hinahanap ko talaga. Wala akong nakita sa Pilipinas. Hinahanap ko yung babae ng napakakapal ang mukha. Siya lang. Alo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Ano? Buhusan mo, asido yung mukha, eh, ganun lang yan. Baliwala eh. Sigurado man, pag siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako walang, wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Yan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bingo talaga, Señor Satanas! Dumating na ang ray na hinihintay mo! Eh, totoo man. Yan. Kami pang kasalanan na si Bit Aguirre para puta na classmate ko yan. Cum laude yan sa law school. Kami ba naman mag-imbento ng gano'n? Basta ito man totoo. I will never, never, never yung gano'n lalo na babae mag-imbento ako ng story. Hindi talaga ako papayag sa kanila basta sino dito sa kabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, gano'n. Tapos Nobel, pakulong mo. Ngayon, is mag-isa siya. Kaya sabi ko, yung mga gwardiya na polis, huwag kang lumapit dyan, ha?
Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso. Ma-issue pa tayo niyan. Yung gwardiya pati yung driver, lahat na ratsada. Mabuti na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung gabi na't wala na akong mahanap, na yaba na. Sorry na lang. Tanghali po sa inyong lahat na mga solid Duterte supporter. At doon sa mga nag-request sa akin, nagawan ko ng paraan na makausap ko itong walang kwentang senador na si Antonio Trillanes, ay ipaparinig ko na po sa inyo. Dapat kagabi ko pa po ito na i-post, pero ang ginawa ko muna, binitin muna ko na muna po kayo. Dahil pagising ko po ngayon umaga, ang dami kong natanggap na message, through inbox message ko po sa akin personal account at doon sa Facebook page ko po, ang dami pong naghahantay po nung naging usapan namin ni Senator Antonio Trillanes. O nga po pala, maghanda po kayo ng inyong papel at bullpen para po makuha niyo po ang kanyang personal number. At yung kaya po kami nabigyan ng pagkakataon na makausap ni Senator Trillanes, nag-text po ako sa kanya. At ang tinext ko po sa kanya, "Good evening, Senator Trillanes. This is Bishop Ted Bacani. May I call you now?" Kung kilala niyo si Bishop Bacani, ay kapartido po yan ng liberal. Siya po yung bishop na may mga asawa, na may kaso rin po siya na sex harassment doon sa sekretary niya. Sa Caloocan po yun. Yung nangyari po yun. At pinangalanan din po siya ng ating minamahal na Pangulong Duterte about doon sa asawa ni Bishop Bacani. Uulitin ko po, maghanda po kayo ng bullpen, papel, para mapakinggan niyo po ang amin naging usapan ni Senator Trillanes. Ito na po ang naging usapan namin. Pakinggan niyo pong mabuti. Hello, good evening, Bishop. Ay, yes, please, Senator. Opo. Yes. Senator, kamusta na po kayo? Mabuti po. Oo, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ganyan po, salamat po sa inyo. Ha? Dahil magsasantusantuhan ka, demonyo ka. Hindi sa'yo bagay. Opo. Ha? Hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Opo, ito po sa inyo. Putang ina mo rin. Puki ng ina mo rin. Kiki mo. Okay, baka ready na po ba kayo doon sa mga papel nyo at bullpen? Uulitin ko po ha. Ito po yung bagong number ni Senator Trillanes at yung dati niyang old number po, active ba po yun, ibabanggitin ko rin po para dalawa ng number niya ang inyong itetext at tatawagan. Maganda, globe number po pareho ito, 0917-521-1247. Iyan po ang bagong number niya. Uulitin ko po yung bagong number niya uli ha, dandahan ko po uulitin ito, 0917-521-1247. At yung una kong ikinalat na kanyang cell number mula nung time ng campaign po natin, ito po yun, active pa rin po siya. Makinig pong maigi, 0917-868-3463. I repeat, 0917-868-3463. Nakuha nyo na po ba? Kung nakuha nyo na po, alam nyo na po ang gagawin nyo. Bahala na po kayo kung paano nyo siya i-text, paano nyo rin siya ipaparinig sa kanya yung galit nyo po at ipaparating. Kaya nga po, doon sa mga basher ko, nagalit na galit sa akin dahil minumura ko daw ang Liberal Party, ito po ang sasabihin ko po muli sa inyo.
magpakita kayo ng inyong mga mukha. Hindi yung nagiging troll kayo ng LP. Pero ang gamit yung mga mukha ay puro animation, cartoons, aso, pusa, unggoy. E sa bagay, mga animal naman kayo sa LP. Kaya dapat lang ang gamitin ninyo, puro mga profile picture ng mga hayop. Ang tanong nga lang, totoo nga ba kayong aso? Muli, maraming salamat po doon sa lahat na nag-view ng aking video ng mga nakaraan. At lalo na doon sa naging murahan na pagmumura ko kay Senator Franklin Drellon, hindi po ako natatakot sa kahit anong bantang kaso. At kahit na po doon sa mga detret na pinadala sa akin ng mga taga-liberal party, hindi rin po ako takot. Maraming salamat mga kasulid DDS. Hali po sa inyong lahat na mga solid Duterte supporter. At doon sa mga nag-request sa akin na gawan ko ng paraan na makausap ko itong walang kwentang senador na si Antonio Trillanes, ay ipaparinig ko na po sa inyo. Dapat kagabi ko pa po ito na i-post, pero ang ginawa ko muna, binitin muna ko na muna po kayo. Dahil pagising ko po ngayon umaga, eh ang dami kong natanggap na message, through inbox message ko po sa akin personal account at doon sa Facebook page ko po, eh ang dami pong naghahantay po nung naging usapan namin ni Senator Antonio Trillanes. O nga po pala, maghanda po kayo ng inyong papel at bullpen para po makuha niyo po ang kanyang personal number. At yung kaya po kami nabigyan ng pagkakataon na makausap ni Senator Trillanes, nag-text po ako sa kanya. At ang tinext ko po sa kanya, "Good evening, Senator Trillanes. This is Bishop Ted Bacani. May I call you now?" Kung kilala niyo si Bishop Bacani, ay kapartido po yan ng liberal. Siya po yung bishop na may mga asawa, na may kaso rin po siya na sex harassment doon sa sekretary niya. Sa Caloocan po yun. Yung nangyari po yun. At pinangalanan din po siya ng ating minamahal na Pangulong Duterte about doon sa asawa ni Bishop Bacani. Uulitin ko po, maganda po kayo ng bullpen, papel, para mapakinggan niyo po ang amin naging usapan ni Senator Trillanes. Ito na po ang naging usapan namin. Pakinggan niyo pong mabuti. Hello, good evening, Bishop. Ay, yes, yeah, please, Senator. Opo. Yes. Yeah. Panig ni Senator Antonio Trillanes IV, reckless ang desisyon ni Pangulong Duterte na i-reject ang tulong pinansyal mula sa EU. Ayon kay Trillanes, sa halip na maging arrogante, dapat magpasalamat pa nga si Pangulong Duterte na maraming donor countries ang gustong tumulong at concern sa kalagay ng mga mahirap nating kababayan. Alam ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nag-rebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung peninsula na hotel. Nagbarricade doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis, ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May rit, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan, totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya, pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba, makipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kasi sige sulat, sige mura sa akin.
ayaw pang admitahin ng free advertisement ng siya, sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Alam mo, hinahanap ko talaga. Wala akong nakita sa Pilipinas. Hinahanap ko yung babae ng napakakapal ang mukha. Siya lang. Alo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Alo? Buhusan mo, asido yung mukha, eh, ganun lang yan. Baliwala eh. Sigurado man, pag siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Ayan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bingo talaga, Señor Satanas! Dumating na ang reyna ng... Senator, kamusta na po kayo? Mabuti ko, mabuti na po. Oo, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ah, ganyan po, salamat po sa inyo. Ha? Dahil magsasantusantuhan ka, demonyo ka. Hindi sa'yo bagay. Opo. Ha? Hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Opo, ito po sa inyo, putang ina mo rin. Pukin ang ina mo rin. Hiki mo. Okay, baka ready na po ba kayo doon sa mga papel nyo at bullpen? Uulitin ko po ha, ito po yung bagong number ni Senator Trillanes at yung dati niyang old number po, active ba po yun, ibabanggitin ko rin po para dalawa ng number niya ang inyong itetext at tatawagan. Maganda, globe number po pareho ito, 0917-521-1247. Iyan po ang bagong number niya. Uulitin ko po yung bagong number niya uli ha. Dandahan ko po uulitin ito. 0917-521-1247. At yung una pong ikinalat na kanyang cell number mula noong time ng campaign po natin, ito po yun. Active pa rin po siya. Makinig pong maigi. 0917-868-3463. I repeat, 0917-868-3463. Nakuha nyo na po ba? Kung nakuha nyo na po, alam nyo na po ang gagawin nyo. Bahala na po kayo kung paano nyo siya i-text, paano nyo rin siya ipaparinig sa kanya. Hinihintay mo! Eh, totoo man. Yan. Kami pang kasalanan ng si Bit Aguirre para puta na classmate ko yan. Cum laude yan sa law school. Kami ba naman mag-imbento ng gamo? Basta ito asman totoo. I will never, never, never yung ganon lalo na babae mag-imbento ako ng story. Hindi talaga ako papayag sa kanya baski sino dito sa cabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso ganon. Tapos Nobel, pakulong mo. Ngayon, is mag-isa siya. Kaya sabi ko yung mga gwardiya na polis, psst, huwag kayong lumapit dyan ha. Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso.
ka-issue pa tayo niyan. Yung gwardiya, pati yung driver, lahat na ratsada. Mabuti na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung gabi na, wala na akong mahanap, na yaba na. Sorry na lang.